Hello mga kapitbahay, magandang umaga po. Ang lulutuin natin ngayon ay ginataang sitaw. So himayin muna natin ang ating sitaw, ang ating mga rekado, hipon, baboy, panggisa, bawang, at ang ating sibuyas. Teka, hindi ko makita yung sibuyas. Ayan. So, himayin muna natin itong ating sitaw. At babalik tayo mamaya. So, ito na. Himay ko na po yung sitaw. Mag-umpisa na tayong mag-iwan ng bawang, sibuyas at luya. Hugasan muna natin to. Ng dalawang kutsarang mantika. Gisahin muna natin yung ating bawang, luya, bawang, sibuyas. So, nilagay na natin yung luya. Yung luya muna ang lutuin natin. Sa paggagawa ng gata ng ginataang gulay, lagi pong may luya. Nagpapa-ano yan ng aroma kasi. Ang ating luya. Sunod natin ang sibuyas. Then yung bawang, lagay natin yung baboy, then maglagay tayo ng konting bagong. Spicy na yan kaya kahit hindi na kayo maglagay ng konting lagay ng paanghang ng sili kung kakain yung mga anak nyo. Tapos, sunod natin ang ating
Para pagka kumulo na siya, lalagay na natin yung sitaw. So, kumukulo na siya, lagay na natin yung sitaw. Sarap ng gata. Pagka, ang gagawin yung gata is ano, coconut cream. Yung unang tiga. Kung bibili kayo ng instant na coconut milk, coconut cream ang bili nyo. Kasi yung coconut milk, yun yung pangalawang gata na. Parang may ano, pangalawang tiga na, may tubig na siya. Yung coconut cream, siya yung unang tiga. Kahit sa paggagawa ng latte, mas mahal nga lang ang coconut cream. Kasi purong-puro siya. Kahit sa paggagawa ng latte, yan ang maganda. Mas maraming lumalabas na latte kesa sa coconut milk. Yung isang lata ng coconut milk, siguro mga gakarampot lang yung makukuha mong latte. Pero sa coconut cream, napakarami mong latik nang makukuha sa ano, sa isang lata niya. Ng ano, ng patis o kung ano man, yung pinaka bagoong niya, yun na ang nagpalasa sa kanya. Tama-tama lang yung isang kutsara na bagoong para magpaalat dun sa ating ginatang sitaw. So, pakuluan lang natin yan. Medyo palaputin natin ng konti ang ating sarap. Sarap talaga. So, kumukulo na siya. Lagay na natin yung hipon. Inuli natin yung hipon kasi madali na mamaluto yung hipon. Mas masarap yung hipon hindi tumitigas yung kanyang laman. Pagka nasobrahan kasi sa luto ang hipon, tumitigas ang laman niya, yung texture. Medyo matigas pa yung ano, yung sitaw. So, palambutan pa uli natin siya. Pakuluan pa uli. Eto, luto na to. Medyo lumapot na yung kanyang sabaw. At malambot na rin yung kanyang sitaw. Ito. Malambot na. So, okay na to. Kain na.